13 ng Agosto, Martes ng 19 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at tinanong nila siya, "Sino ang mas una sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at ipinagitna sa kanila at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo na hanggang hindi kayo nagbabago at nagiging tulad ng maliliit na bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang nagpapakababa gaya ng maliit na batang ito, siya ang pinakamalaki sa kaharian ng langit. At tinatanggap naman ako ng sino mang tatanggap sa batang ito nang dahil sa aking pangalan. Huwag niyo sanang hamakin ang isa sa maliliit na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na laging nasa harap ng aking Ama sa langit ang kanilang mga anghel sa langit. Ano sa palagay niyo? Kung may 100 tupa ang isang tao at naligaw ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan sa kaburulan ang 99 para hanapin ang naliligaw? At sinasabi ko sa inyo, kapag nakita niya ito, mas matutuwa pa siya rito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, ayaw ng inyong Amang nasa langit ang mawala isa man sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sinasabi ko sa inyo na hanggang hindi kayo nagbabago at nagiging tulad ng maliliit na bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Sa aklat na Unless You Become Like This Child ng Katoliko Romanong teologo na si Hans Urs von Balthasar, may tatlong proseso upang marating ng isang Katoliko ang estadong maging tulad ng isang bata. Una, kailangang mapanumbalik ng isang Kristiyano ang pusong mapagpasalamat. Ibinigay sa kanya ang lahat ng walang bayad, kaya naman dapat lamang na matuto siyang muling magpasalamat. Ikalawa, kailangang mapanumbalik ng isang Kristiyano ang kanyang pagkamangha at paghanga sa lahat ng mga bagay, simple man o marangya. Para sa isang bata, kahanga-hanga ang lahat ng bagay at may natatagong ganda maging ang tila pangit. Kaya naman, lagi siyang masaya dahil may dahilang magsaya sa lahat ng bagay. Ikatlo, kailangang mapanumbalik ng isang Kristiyano ang paggalang niya sa panahon o oras. Madalas, sa halip na tamasahin ang kaganapan sa kasalukuyang panahon, nabubuhay na tayo sa kinabukasan. Kung ganap tayong magiging anak ng Diyos, kailangang igalang natin ang panahon ngayon. Wika nga ni von Balthasar, may panahon ang isang paslit na tanggapin ang panahon sa pagdating nito. Isang araw bawat oras nang walang takot, nang hindi nagpaplano o nag-iimbak ng oras. May panahon siya para maglaro at matulog. Hindi niya alam ang mga appointment books na kung saan naibenta na ang panahon. Bilang anak ng Diyos, kailangang mapanumbalik natin ang pusong mapagpasalamat. Nakakikita ng maganda sa lahat ng mga bagay at nabubuhay ng buo sa kasalukuyang panahon. Pagsasagawa, sa panahong walang kasiguruhan, ito ang pangako ng may kapal. Lakasan ang loob at magpakatapang. Huwag matakot o manginig dahil sa kanila sapagkat kasama mo si Yahweh iyong Diyos. Hindi ka niya iiwan o pababayaan.